Moreno. Hindi raw ibibigay si Duterte sa ICC kapag nahatulan ng krimen laban sa sangkatauhan. Gaano nga ba ito katotoo? Pagdating sa mga presidensya balls, ay si BBM na yata ang pinakapabor kay Pangulong Duterte upang hindi ito mahatulan ng ICC patungkol sa war on drugs. Pero ngayong napapalapit na ang eleksyon at medyo nagkakaroon na ng pag-asa itong si Isko Moreno na suportahan ng kasalukuyang Pangulo para sa kanyang pagtakbo, ay ipinahihiwatig na rin ito ang pagprotekta niya sa Pangulo laban sa banta ng ICC. Pero my question is, if you're president at that time and they come here to, you know, they expect your government to give them access to Duterte, will you allow them? Given access, your when you say access to Duterte, can you hand please him explain? Over. Hand it over? No. My job. Pero tutuparin niya kaya talaga ito kung siya ang mananalo. O tuluyan ng lilitisin at papatawan ng parusa ng mga dayo ang ating kasalukuyang Pangulo. Halika at himay-himayin natin sa sagot ng dalawang ito kung sino ba talaga ang pabor sa pamamalakad ng kasalukuyang Pangulo. Ito at pakinggan muna natin ang sagot nilang dalawa kung pabor ba silang imbestigahan ng ICC ang war on drugs ni President Duterte. The question is, hypothetical, sumulat ang ICC prosecutor na si Karim Khan at nagre-request, Presidente Isko, pwede ba kami, ako at ang aking team, ay pumunta dito sa Pilipinas para simulan ang preliminary investigation sa di umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na may kinalaman sa war on drugs ni President Duterte. Bilang presidente, ano po ang inyong gagawin? Papayagan mo ba sila pumunta dito sa Pilipinas? Oo, hindi at bakit? Papayagan ko sila dito, pero magturista lang sila. Welcome kayo rito. Wala man tayo tinatago. Our justice system continues to work and it's effective. Maliwanag ang pagkakaiba ng sagot nilang dalawa. Malinaw kasi kay Bongbong Marcos na hindi sila kailangan ng ating gobyerno dahil gumagana ang justice system ng ating bansa. Papayagan ko sila dito, pero magturista lang sila. Dahil ang pagkaunawa ko sa ICC, the ICC is there pagka walang judiciary na nag-ooperate sa isang bansa. Dahil nagka-gera, dahil nasira lahat, the economy has collapsed, etc., for whatever reason. Diyan papasok ang ICC. We have a functioning judiciary. And that's why I do not see the need for a foreigner to come and do the job for us, to do the job for our judicial system. Our judicial system is perfectly capable of doing that. And it also raises a great many questions about jurisdiction and sovereignty. What is their jurisdiction to come here into the Philippines and conduct an investigation? Is that not a violation of our rights as a sovereign nation in the community of nations? Those questions need to be answered before they can be allowed any investigation. Samantala, ang sagot ni Mayor Isko ay masasabi kung hindi nakakalito ay mapanlin lang. Una, ang sinabi niya ay papayagan niya ang ICC sa kanilang hiling na imbestigahan ang war on drugs laban kay President Duterte kahit alam niya na gumagana pa ang justice system natin sa Pilipinas. Bakit? Welcome kayo rito. Wala man tayo tinatago. Our justice system continues to work and it's effective. Gumagana. Nothing to hide. You come here, investigate, do what you have to do. We must continue to recognize our agreement. We are a signatory of this agreement, whether it is ICC, Hague, United Nations membership. We must continue to recognize and welcome these people. So para na sa ganun, bumalik ulit tayo doon sa status na wala naman tayong ikinukubli. Saka walang dapat kabahan ng sino man kung wala ka namang ginawang kasalanan. So welcome na welcome siya sa atin. Ang ICC kasi, tulad nga ng sinabi ni BBM, ay papasok lamang sa isang bansa kung ang justice system nila ay wala na. Halimbawa dahil sa giyera o sa ibang dahilan na hindi na gumagana ang kanilang justice system. Sa puntong ito, alam nilang pareho na hindi na kailangan ng Pilipinas ang ICC dahil gumagana ang justice system natin. Pero sa kabila nito,
ay pumapayag si Isko Moreno na magsagawa ng imbestigasyon ng ICC laban kay President Duterte. Bakit nga ba ganito? Una, kapag sinabi niyang hindi, mababawasan siya ng taga-suporta na nais pa imbestigahan si President Duterte. Pero sa kabilang banda, ay mababawasan rin siya ng mga solid supporter ng Pangulo. Kaya eto, may papalo-up na si Isko Moreno. Pakinggan muna natin ang kanyang paliwanag. Mayor, dun sa Jessica Soho debate, you said that when you were asked, do you think the ICC should prosecute Duterte? Sabi niyo, no. Pero nung interviews before, you were saying na open kayo to allow ICC investigators to enter the Philippines and carry out the case. So, can you just expound, why do you think the ICC should not prosecute Duterte? One, the entry of ICC prosecuting, the question of prosecuting President Duterte is too far different. What? Bro, what are you talking about, man? Prosecuting, the question of prosecuting President Duterte is too far different. So, dito pa lang ay medyo magulo na. Dahil sinasabi niyang magkaiba ang prosecution at pag-iimbestiga. Okay siguro sa salita. Pero hindi ba't once na pinayagan mo ang ICC na mag-imbestiga, ay may karapatan rin sila sa magiging desisyon nila. So para saan pala ang pagpayag ni Isko Moreno na paimbestigahan si Duterte? Kung baliwala lang rin pala ang kanilang magiging hatol sa Pangulo. The question of prosecuting President Duterte is too far different. One, entry, you're welcome. You come here. You want to investigate? Go ahead. Walang problema. And you ask your lawyer, can ICC prosecute any Filipino with an existing any Filipino in the country as a state with an existing, running, and effective justice system? You want to investigate? Go ahead. Walang problema. Lawyer, can ICC prosecute any Filipino with an existing any Filipino? At sinabi niya rin sa report ni Jessica Soho na no to ICC at kay Boy Abunda naman ay yes at welcome na welcome pa nga ang mga ito. Pero kung talagang ayaw niyang i-hand over si President Duterte, ay di ba dapat sabihin niya na lang na hindi na kailangan ng ICC ang mag-imbestiga dahil gumagana ang justice system natin? Pero my question is, if you're president at that time and they come here to, you know, they expect your government to give them access to Duterte, will you allow them? Given access, your when you say access to Duterte, can you hand please him over? Hand it over? No. My job, see, this is where leadership comes in. My job as a president, future tense lang tayo, elected president, my job is to protect you from any abuse, harm, and your rights are binibigay sa iyo, whether nasa Pilipinas ka o nasa ibang bansa ka. Bahagi ng trabaho ng presidente, protection ka. If there are complaints, the so-called reklamo sa iyo bilang isang suspected criminal, then you will have a day in our court, Philippine court, whether MTC, RTC, Court of Appeals, or Supreme Court. Second, yung katulad ng mga constitutional body, kung napapaloob ka sa regulasyon nila, then you'll be heard there. You will be given equal opportunity. Ngayon, pag